natin for today ay... Yan, how to save your investment in these uncertain times. No? So, pinaka-keyword dun, save. S-A-V-E. Tapos, keyword din yung uncertain times. Diba? Sabi nga, sobrang uncertain yung times ngayon. Tama ba? Nag-agree ba kayo na sobrang uncertain yung times ngayon? Sobrang bilis. No? Tapos, walang halos parang this is the first time na may nangyari ng ganito na hindi pa natin alam kung ano mangyayari bukas. No? Dito sa Pilipinas, hindi pa rin tapos yung laban. I'm sure sa inyo, hindi pa rin tapos yung laban sa COVID. Tama ba? So, how do you save your investment in these uncertain times? Yeah. Marami kami natatanggap ngayon ng mga inquiries. Paano nga ba isa-save ang kanilang investment? At itong mga nagtatanong na ito ay iba-iba ang sitwasyon na kinalalagyan sa panahon na ito ng pandemic. Yes. No? So, kaya naisip namin, why not... humihingi kasi sila ng guidance, no? So why not kaya just share everything para sa lahat ng mga gustong ma-save ang kanilang mga investment. First of all, we really feel your pain. No, talagang para kaming tatay nanay niyo eh, 'di ba? So sumali kayo sa Future Revolution, naniwala kayo sa campaign, no, sa mission vision ng itong community na 'to. Then we're here in maraming dumaan na magagandang panahon. No, tapos of course nothing lasts forever. May dumadating talaga challenges sa buhay, and we are here in some of you first challenge to, maybe second challenge pa to. No, for us this is our ano na to, no, nakailang crisis na kami. No, pag matagal na marami ka ng crisis, ibig sabihin ano ka na, no, veterano ka na, experience ka na, diba? Kasamahan nyo ng mga hinahanap na halaman at puno. Yes. And hindi naman sa edad yan, kasi diba? Depende kung kailan ka nag-start mag-invest. Kasi pag once nag-start ka mag-invest, alam mo na later yan, pag season ka na, kasi alam mo, wala naman dire-direcho, may pababa, may pataas. But I just want to say to start the video, na to start our talk, talagang we feel you, no? Talagang alam namin ano nararamdaman nyo. We were OFW before, so hindi ganun kadali, no? Ang dami natin responsibility, but again, we really need to, ano, no? to move on. So the video is something that we need to talk about para ma-save nyo yung investment nyo. At saka matulungan din yung mga iba. Yes, so kung may magtatanong sa inyo, then you have more knowledge. Paano sila sa paano nyo itutulong sa kanila. Kasi, paano sila i-guide. Yes, kasi in the end, sabi nga ni Ted, sabi ko nga, kahit anong ulan, kahit anong crisis, lagi after ng tag-ulan, sisikat din yung araw. Oh, may rainbow pa minsan. Yeah. Diba? So, importante lang dito, how are we going to push through, no, the crisis? Yes. So, again, ito yung foundation natin. Sabi ko nga sa inyo, what we're sharing to you is what we use. No? What we use in our life, whether nasa hirap kami o nasa at this stage in our life, ginagamit pa rin namin yan. So, ano yung tatlo? Accept, assess, and of course, take action. No? Ang action na. So, Terrence, ibig sabihin pala nito, pag kami kinausap sila o tayo na nasa ganitong sitwasyon, na unang munang gaganyan, and make them accept the situation that they're into right yes. now. Baka kasi or kayo, no? Or kayo, no? Let's accept. No? Kasi tayo kasi mga Filipino, palaban tayo. Eh, di ba? Uh-huh. Parang lagi tayo, no? We've been driven by people who hope, kaya yan, kahit wala na, kaya yan. So, lumaki tayo ng palaban. But, which is good, no? Kasi you never give up. But the point is ina-accept mo yung laban, kasi minsan kailangan mo matalo sa isang laban para manalo yung kabuuan. Yeah, sabi nga ni Sir Francis Gong, di ba? Be, ano ba yun? Realistic. Be positive but realistic. No? So, diba? I-accept natin. Ano ba i-accept natin? Ted? Yung sitwasyon ngayon na nangyayari sa buong mundo. Yes. Na hindi ka nag-iisa, buong mundo. Yes, i-accept natin na may health crisis. Yeah. Isa yan, no? Tama, ina-accept mo ba na may health crisis? Na kailangan natin protektahin yung health natin, no? The more we need to focus on our health para may antibodies ka, may palaban ka sa
COVID na yan, no? So kailangan uminom pa ng mga turmeric, kailangan, there's a health crisis, yeah, you need to be stronger. May bago na discover sa Philippines, hindi na gumagamit ang mga ospital sa Pilipinas ng chlorine, ano ba yung tawag doon, yung tinitake ni President Trump, no? Ngayon na nakita po na na-inventa, nakakatulong na malaki yung pag-take ng coconut oil. Kaya kanina pinost ko, iniinom namin mag-asawa continuously na coconut oil. Kaya pala so, wala pa rin ang COVID. Thank you, Lord. Yes, may health crisis. So, kailangan tanggapin natin. So, yes. Katanggapin natin, dapat mag-ingat tayo. Tapos, may financial crisis. No? Kasunod ng, nung nakita natin na may health crisis, tapos sumunod yung financial crisis. Pero in reality, baliktad yan. Bago pa mag-COVID, may financial crisis na. O sobra. Ano na, nangyayari na. So, napabilis lang dahil kay COVID. Alam so, mo, ramdam na ramdam ko yung financial crisis lalo. Noong umuwi ako ng probinsya, nakita niyo po siguro nag-share ako, umuwi ako ng Batangas. No? Sipin niyo po, sa probinsya, ang dating sahod, nag-o-office, o nagtatrabaho kung saan, 6,000 pesos a month. Nang dahil dito sa financial crisis na to, ang daming nakat ang mga sahod, tatlong araw na lang ang pasok. Isipin niyo po ang sahod, buti na may sahod pa, pero tatlong buwan daw nawala, tas ngayon nagkaroon na 3,000 pesos, may tatlong anak, marami sa kanila ganyan yes. lang ang sahod. Sabi ko, paano niyo pinagkakasya yung 3,000 pesos? May budget daw na 800 pesos a week ang kanilang pagkain, pagkakasyahin. Diba? So, ito talagang, sa Pilipinas. Oh. Paano pa yung mga kapwa natin, mga OFW na sa abroad, na mahal yung bilihin, mahal yung tirahan, di ba? So, talagang may financial crisis. And, ito yung una. Pero ngayon, hindi na siya crisis, pandemic na siya. No? Noong una nag-uusap tayo, it was a crisis pala. Ngayon, pandemic na, ibig sabihin buong mundo na. May health pandemic, may financial pandemic. No? Talagang buong mundo na. Okay. And this has never happened before. Tapos, ang kasunod niyan, it might get worse pa. No? Hindi ko sinasabi na tinatakot kayo, but sinasabi ko lang, let's be ready na if this will be longer. Yung one month sinasabi nila, naging 2 months na, hindi ko napansin, 5 months na pala tayo na lockdown sa Philippines. No? So, and they're saying na, dere-derecho pa to. So, it can get worse. It can get worse and it's better to be prepared. If it won't get worse, then good! Kasi nag-prepare tayo! Diba? So, in-accept na natin yan. Accept na ba tayo lahat na kailangan natin ma-accept na this can get worse. So, once you accept it, you need to assess yourself. Mm-hmm. No, you need to assess ano ba ang kailangan kong gawin para ma-survive ko tong pandemic na to. Whether health or financial. So, in terms of investment, ito yung gusto kong pag-usapan natin today on how to save your investment in these uncertain times. So, meron lang ako drinowing dito, Ted. No, drinowing ko to, no? Hindi ko lang alam kung makikita kasi nawala yung video ko eh. So, nakalagay lang dito, parang upuan lang yan ni yung mga bata ko. May tatlong paa, ang isang paa is work, no? Ito yung nagsusuport sa ano natin, sa investment natin, yung work, tapos yung passive. Okay natin kasi delay lang to. Passive, tapos next naman yung emergency fund. So ulitin ko ha. Kasi sabi ko nga simple lang naman ang problema if sinisimplify mo. No, if you want to save your investment, kailangan lang intindihin mo paano ba, sa ano ba ang nagsisave sa investment, no? Sino ba makakapag-save ng investment ko? So, ito yung tatlo ang nilagay ko. Yung passive income nyo na nanggagaling sa mga investment nyo ba o ibang bagay yan, sa business nyo ba, etc. Or yung work, yung active income nyo. Mm-hmm. Tapos, meron naman yung emergency fund. Diba? Okay. Emergency fund. So, itong tatlo ang magsisave sa atin. Yan, sabi nga ni Ms. Bing Ota, salamat po talaga, 2 years ago, natuto na ako at may emergency fund. It's never too late. No, kasi sabi ko nga kay Ted, ang daming klaseng investors. Maganda to. Ito yung mga OFW investors. Sabi ko, meron investor. Ito ha, sabihin nyo ako ha, kung kayo na to ha. So, sa tatlo lang to ha, tatlo lang ang pinapag-usapan, work, yung W, P, passive income, and E,
Emergency fund. So, meron ba kayo nito mga to? So, kapag meron kayo, say yes lang ako. Yes. Say yes ako. So, parang ganun. Yes. Kasi iba-iba naman. Sabi ko nga kay Ted, ang hirap gagawin natin yung video na makaka-solve ng lahat na solution. But I'm sure after this video, kahit saan kayo dito, may mapupulot kayo na anong magiging action nyo. Dali ha, i-clear ko lang ha. Yes, WPE. Yes, W, work. Yes, P, my passive income. And yes, E, my emergency fund. Yes, so W, kayo. P-E. Tanong, okay. Ayun ko sa inyo ha, tapos sasabihin nyo kung kayo yan ha. Eh, kayo yung investor na OFW investor na my work, yes sa P, yes sa passive income, and yes sa emergency fund. So, ibig kung sabihin, condition nyo ngayon ha, yung condition nyo ngayon, may yes kayo. Yes sa work, yes sa W, yes sa P, yes sa E. So, ano lang, sulat nyo lang yes, WPE. Kung meron kayong yung tatlo. Yan, yan lang. Yan, PWE. Pwede din yan. No? So, si Bing Ota, meron siyang yes, WPE. So, ito yung OFW na sa ngayon, relax na relax. Kasi meron siyang passive, meron siyang W, meron siyang E. So, yung investment niya, secured na secured. Tama. Nakapaghanda. No, so, sino yung mga yes sa work, yes sa passive income, yes sa emergency. Sino naman dito na yes sa work, ibig sabihin, meron kayong work pa ha, yes sa work, wala naman passive income na. Kasi maybe dati maybe, may nagre-rent sa maybe unit nila. Maybe nagre-rent sa unit nyo, tapos ngayon, wala. Which we need to accept, no, in this crisis, these are times na hindi lahat mapaparenta yung mga unit nyo. So, yes sa work, no sa passive, tapos yes sa emergency fund. No? So, ibig sabihin, meron emergency fund. Yeah, but so, pwede nyo i-chat dyan, yes sa W, yes sa E. Yes, we. Yes, W, yes, E. Meron kayo. Dalawa, ha? Pero wala kayong ano, emergency fund. Wala kayong passive income. No? So, pangatlong tao na to, ito naman, yes sa work, no? Yes naman sa passive income, pero hindi nakapaghanda, no sa emergency fund. Walang aamin sa mga yan. Yes, WP naman. Yes, WP naman kayo. Di ba? Parang ganun. No? So, again, kahit hindi kayo aaminin dito, pero you need to know kung nasaan kayo ha ngayon para alam nyo yung solution. Kasi I will be giving solution based on ano ba kayo dyan. So, more or less, eight to na klaseng OFW, no? So, pangatlo pa lang sinasabi ko. Yung isa naman, na with work pa rin, yes sa work, wala naman, nawala yung passive income niya, wala din siyang inanda na emergency fund. So, ang pwede mo ilagay, yes sa work. Yes, W. Yan. So, okay tayo dyan, ha? Yung pang-apat yan. Siyempre, hindi naman lahat may work. Yung iba naman na wala na ng work. Diba? So, pang-lima, no work, pero yes naman sa lahat. No? So, no ka sa work, pero yes ka sa passive income, yes ka sa emergency fund. Sino kaya yan? No? Sino kaya yan? Yes, relate, pero no? Shy to accept. Yes. So, meron naman, na pang-anim naman na klaseng OFW na investors, no work, wala siyang work ngayon, wala din siyang no passive income, na wala yung income niya ng passive, pero may emergency fund. Buti na lang may emergency fund siya. So, no work, no passive income, pero yes, emergency. Grabe. No? Ito palang tatlong to ang magsisave yes sa atin sa panahon nitong pandemic. Kailangan i-identify kung nasaan kayo, ha? So, ang kailangan natin i-analyze. Yes. Yung pampito naman, no sa work, yes sa passive, may umuupa pa rin. Maybe umuupa na same price dati o bumaba ng konti, pero may umuupa pa rin, pero wala siyang hinanda na emergency fund. Ito naman yung pang-pito. No? No sa work, no sa emergency fund. Yes sa passive. Nakatulong yung passive sa kanya. Buti na lang, may passive siya, kahit yeah, na wala siya passive ng work, kahit wala siya ng emergency fund, buhay pa siya kante. Passive kasi could either be your sideline business na yes, mapasok yung pera or meron kang rental freedom income. Business, yeah, rental income. Business natin. No? So, NP
pinakahuli. Ito yung pinaka ano, pinaka in a way pinaka kawawa. So, saan kayo dun? Sa ano, sa 8 na klaseng OFW na investors. Di ba? So, ako ano ako? Yes, pwe. Di ba? So, kami naman ni Ted, ano kami? Yes kami sa work, yes kami sa passive, yes kami sa emergency fund. So, but it doesn't mean so, pag yes kami lahat, wala na kami dito, wala na kami gagawin. So, ito yung maganda dito, no? So, ginawa ko lang dito is para maintindihan nyo, para ma-simplify ko kung anong gagawin nyo, dalawa lang hinati ko. Mm-hmm. No, dalawa. Dalawang, ano ha, dalawang set of instruction. Whether, yung una, ibig sabihin, kaya pa. No, mm-hmm. Kaya pa. Parang kaya pa. No? May income pa. Isa ba o dalawa? May yes ka pa. Tapos yung isa, wala ka ng yes. Parang dito, may isa pa dyan, tumutuloy, o dalawa pa. May natira pang isa o dalawa, ibig sabihin kaya pa. Ah. Ang masaklap, eh kung upuan ito, nawala lahat yung tatlo. Anong so, gagawin ko? Yung nakaupo dyan, bagsak. So, yes. Anong gagawin natin? No, so, for the meantime, yung mga may isa yes, may dalawang yes, may tatlong yes, ito yung sa-suggest ko sa inyo na kailangan yung gawin. Which ginagawa din namin. No, so, ano yung unang sa-suggest ko sa inyo? So, ibig sabihin ito, ano? It doesn't mean po, sa panahon ngayon na pandemic, it doesn't mean na manyapa tayo ay may work, may passive income, at may emergency fund, ay wala na tayong gagawin sa buhay natin na adjustment. Yeah. So, meron pa rin tayong gagawin. Sa mga kagaya po namin na meron ng PWE, ito po ang gagawin natin. Yes, bakit? Bakit kailangan nyo itong gawin? Yeah. Eh, ang tanong ko sa inyo, ngayon, yes. Bukas pwede ba maging no? Yeah. Yun yung tanong ko sa inyo, di ba? Of course. Yung ngayon, yes, may passive. Yung bukas ba pwede mawala yung passive? Paki-chat nga dyan, yes or no? Or ngayon, may work. Pwede ba bukas mawala ka ng work? Hindi natin alam. At these uncertain times, lahat to hindi natin alam. Emergency fund. Mauubos yes, yan. Mayroon ka 3 months, mayroon ka 6 months. Eh paano kung naging 7 months si crisis, pandemic. Si pandemic. So, mawawala din yan. So, ang maganda dito, the more yes you have, the better, marami kang time. Ang nabili mo is time. It's always about time. So, ano mong gagawin ngayon? Pahabain mo yung time. Yes. Yung 3 months, gagawin mo 6 months, 9 months, o 10 years. So, wala ka magiging problema. So, again, whether yes, yes, yes kayo, hindi ibig sabihin matulog na lang kayo. Nung kahit kami, yes, yes, yes kami, hindi ibig sabihin, hindi kami magdo-double ng action. Kailangan namin mag-double ng action para i-make sure na laging yes, yes, yes. Aba, mas dapat nga tayo mag-double ng action ngayon kasi hindi natin alam kung gaano kahaba ito. So, at least mahaba yes. Yung ating PC. Yes, so, okay. Ano unang-unang advice ko sa inyo, di ba? So, first advice is... Ito ay para dun sa yes, pwe. Yes, kailangan mo tingnan. Yung gastos mo, yung sinusunog mo na pera. Bakit? Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, iba yung mga ginagastos nyo yung pera dati, nung bago mag-COVID. Iba naman yung gastos nyo na ngayon, every month, during the COVID. Ito yung mga kasali sa OFW Financial Fitness Challenge, may konting idea na kayo kasi minimeasure nyo. Sabi ko nga, kung hindi nyo minimeasure, hindi nyo malalaman. So, magkano ba ang normal na expenses nyo ngayon during the COVID every month. So, kailangan gawin mo yan. Tinatanong ko kay Ted, makano ba, kahit kami ha, ginagawa namin, tinanong ko siya, makano ba bayad natin sa mga katulong namin sa bahay, makano sa driver, no, makano sa, di ba, kaya ko lang tinanong sa'yo, yeah, di ba? Hapon, habang nagde-date sa akin, tinatanong ako kung may kanaro ang gastos namin sa isang buwan, meron grocery, na ba bawasan? No, yung bahay, yung mga ganito. No, so, kailangan, before go, kailangan mo kasi maintindihin makano yung sinusunog mo na pera. Kasi pag once alam mo na yung sinusunog mo na pera, bagbagain mo naman yung available na emergency fund mo o cash mo. So, malalaman mo ngayon, ilang buwan pa ba ako pwede ng ganito? Diba? So, pag alam mo na ilang buwan ka pa pwede ng ganito, then,
alam mo kung anong mangyayari. If mayroon kayong mga liabilities, mayroon kayong mga high risk na investment, it's time to sell it now while may value pa. At may bumibili pa. May bumibili pa, no? Kasi kailangan nyo ng cash para mas mahaba ang PC, at kung sobrang-sobrang haba na ang PC nyo, pwede nyo gamitin yung ibang PC nyo pang-invest. Yeah. How do we save, no? Kahit kami, may mga yes kami. By lowering our rental income, yung passive income namin, di ba? Just kanina po, pumunta si Jackie dito. Alam naman si Jackie na po siya po. Meron po akong pinaparent na commercial sa One Oasis Ortigas. Matagal na, long term yung kanilang contract sa amin. At nung panahon po, sila po ay may spa, nail spa, Nailianda. At ang rate niya sa akin ay 32,000. Pero nagdaong pandemic, tatlong buwan sila na hindi nakapasok. Yes, diba? Nakasarado yung ano nila, tindahan nila. Nakasarado, no? So nakiusap siya, ano ba ang pwede ko may offer? Kasi talaga wala silang income. Ako may ari ng unit, sila nagre-rent, no? So, pinagbigyan ko ng panahon ng April, May, and June, walang bayad. Kasi gusto ko rin silang matulungan. Yes. Diba? Kasi walang income, eh, saan sila kukuha. So sa panahon ngayon, intindihan tayo sa mga nagre-rent kasi noong mga panahon naman na walang pandemic, nagbabayad sila. Sabi ko nga kay Ted kanina, 'di ba? Nung okay ba 'yan, nagbabayad ba 'yan? Ah, oh, nagbabayad. Sabi, nagbabayad. Diba? So, 'yan ano lang 'to, negosyo 'to, no? Oh, pero sa ginhawa, nandiyan ka, pero sa hirap, minsan nandiyan ka din dapat. Oh, intindihan tayo. Pero sabi, dapat, ang tanong ko kay Ted, yung 3 months ba, sarado ba talaga ang tindahan nila? Kasi kung sarado, then okay lang naman, talo siya, talo din ako. Mm-hmm. Pero hindi naman pwede, nagbubukas ka ng tindahan, tapos ako talo, ayaw mo ako magbayang, kumikita ka, hindi ba? So, parehas naman sarado, then intindihan tayo. Yan. Kasi sa haba ng relasyon natin. So, ngayon naman, nagbukas sila sa buwan ng July, nagtatry sila, so, Nailianda to, no? So, talagang very minimal pa rin daw po ang pumapasok. So, nakiusap sila, ma'am, pwede po bang 50% muna ang bayad namin? 'Di ba? Anong gusto nyo? May magre-rent sa unit nyo o wala? Sino ka magmatigas? Sino ba magpapalinis ang kuko ngayon? Matatakot, ginamit pa 'yung sa may COVID. So sige, okay. Tingnan natin sa buwan ng August kung ano naman mangyayari. So sa buwan ng July, pinagbigyan ulit namin na 50% off. At least meron na akong 16,000 pesos kalahati ng 32 kesa zero. Tapos yun nga, kahit may iba gusto mag-rent, sabi ko, let's build relationship, di ba? Relationship kasi to sa negosyo na to, eh. Itong nagrerenta sa amin, ilang taon na yan. So, sabi ko, eh maganda naman, nagbabayad naman, kung may kaya naman nila, may nagbabayad naman. So, why not, continue the relationship. So, sadya naman lahat nagpaparente. Kung nagrerent ka, kailangan continue. Kaya siguro kami nabibless. Yes, di ba? So, yun yung sinasabi namin, na be open. Kasi, swerte ka na nagre-rent pa sa may passive ka pa. Ayan, so, meron din may 1 month free sa tenant. Yes, kawawa naman din talaga. Yes, kung kaya nyo lang. May passive ka pa eh. Diba? Kung may passive ka pa, magpasalamat ka, be grateful na meron pa. Kahit kalahati ang passive pa rin yan. Hmm. Kaysa wala. No? So, yun yung mga advice ko sa mga may yes, yes, yes. Yes. No, ulitin ko ha. Yung una, is tingnan nyo yung pangsunog nyo ng pera, gaano kalakas kayo sumunog ng pera, how long will you survive, tapos i-recompute nyo, magdagdag muna kayo ng ways to earn money, magbawas kayo ng gastos, habain nyo yung PC pa, mas mahaba yung PC, mas maganda, tapos para humaba pa yung PC nyo, i-convert nyo yung mga liabilities nyo into cash. Uh-huh. No, convert your liabilities into cash, tapos yung mga high risk investment, kasi high risk nga siya eh. Pwede maging zero yan. Ibenta mo na ngayon habang konti pa yung talo. Yeah. No? Para pag bumagsak, wala na sa'yo. So, okay. Again, plus, kung nagpaparenta ka, yung passive income mo, be ready na tanggapin. Kung mas mababa ng konti, okay lang. Basta meron ka pa rin. Yeah. Para humaba ulit yung PC mo. May chances talaga na ngayon medyo bumaba. Kasi yes, yung demand hindi ganun kalakas ngayon. No? Yes. So, pero ito, next topic ko, ito yung mas marami. Ito yung dahilan kung ba't marami tayo natatanggap na nasulat. Yung isa kasi is yun yung may work ka naman, may emergency fund ka, at may passive income ka pa. Or mayroon ka pa isa dyan o dalawa, diba? Oh. May konting ano pa, may pumapasok pa, diba? So, or nakahanda ka ng emergency fund. Eh paano? Ito yung marami nagsasabi sa amin. Paano wala na akong work? No?
Wala pa akong passive income, wala pa nagre-rent. Tapos, hindi pa ako nakapaghanda ng emergency fund. So, ibig sabihin, no work, magiging no na to, no work, no passive, and no emergency fund. So, eto na. Hilo na si ate, no? Hilo na si kuya. Either tatlo ang no o dalawa ang no, hilo na yan, di ba? Which is, ito yung sitwasyon na mahirap. No? Pero sabi ko nga, lagi may solusyon. Ito yung isa-share namin sa inyo. Oo, so dito kailangan i-guide natin yung mga investors talaga. Kasi dito lumalabas na pagka ganitong nawala na lahat, as in maloka-loka na, madami na naiisip na medyo sala na sa journey and which needs guidance. Kaya ito ginagawa natin para i-share nyo din sa ating mga kababayang OFW before they resort, diba, doon sa pinaka worst na which pwedeng is, gawin. Which is to give up. To give up. No, kasi automatic, no? Pag no work ka na, no emergency fund, no passive income, anong gagawin nila? Ay, gusto ko na mag-give up. Gusto ko na mag-refund. Yeah, dyan na yung ano, maraming diba? Nangungulit na refund. Which is normal, ano yan. Yung normal, kung hindi ka sanay, amateur ka sa investment, normal reaction mo is to give up. Mm-hmm. Ang sabi ko lang sa inyo, in this pandemic, the rich will become richer, the poor will become poorer. No, in the rich will become richer in the expense of the poor. Pero hindi nila sinasamantala, ha. Kung hindi, yung mga poor, binibigay nila yung pagkakataon sa mga rich para magiging mayaman pa. Kasi yung mga poor, sobrang daming takot. No, uh-huh. Konting nawala lang. Minsan, nawala lang dalawa dyan. May isa pa naman, ang iniisip na, mag-give up na. So, no? So the rich will... once you give up, sila ang bibili niyan. Eh, sila magiging richer. Ikaw magiging poorer. Yan, no? Sinasabi ko lang sa inyo, the rich will become richer, the poor becomes poorer. Yeah. No? So, importante dito, kung nawala ka ng work, nawala ka ba ng passive, nawala ka ba ng emergency, hindi ka nakapakahanda, wala kang emergency fund, don't lose hope. Don't give up. Kasi once you give up, you lose. Tapos, yung you lose, then, the rich will become richer. Yeah. Dapat itong gawin mo, magsisave ka. I-save mo yung investment mo. Eh, sasabihin naman nila, paano ako mag-save? Wala na nga ako work, wala na nga ako, di ba? So, ito na yung sekreto, isa-share namin sa inyo. I-save niya yung investment. I-save mo yung investment mo. Paano mo isa-save? Yeah, isa natin ang konting Tagalog. Wala kang work. Di ba? So, kung wala kang work, anong gagawin mo? First step, don't think of giving up right away. Kasi giving up your investment, your asset, will not solve your problem. No, what? Kung ano nawala, yung hanapin mo. Kung nawala ka ng work, maghanap ka ng work. Kung wala kang emergency fund, mag-ipon ka na ng emergency fund. Kasi sayang, meron na tayo isa. Diba, no? Kung wala kang passive income, ibaba mo yung rent para may mag-rent sa'yo. Kahit na magkano, no? Eh, dun sa bininaming commercial, may nagre-rent. Kasi ano lang, sa labas lang, 100 pesos lang po a day. Kasi hindi ko pa naman pinapaayos yun. Pumayag na rin ako kasi 100 pesos a day, that is 3,000 pesos a month. Yes. Passive income pa rin yun. Diba, nagiget nyo? So, again, maghanap ng work, no, maghanap ng iba pang additional income, 'di ba? So, hindi ka dapat doon kaagad sa give up, save muna. So, paano ka magse-save that? So, again, very important to sa inyo. Again, kindly make sure that you share this video sa mga kilala niyo na investors din, no, especially yung mga property investors. No, yung mga rental income investor, kasi kailangan nila pag-isipan to. Lalo na kung yung mga hindi pa fully paid. No? So, paano ka mag-save? Baka sila na dito eh. I'm not saving money. Paano mo isi-save ang investment? So, how to save your investment? Yes. Ito na. No, kung so, no work, no emergency fund, and no passive income. So, the first thing you do, find work.
Okay, fine work ka, 'di ba? Kasi hindi pa noon, tapos huwag ka muna pumunta sa ano na wag na, agad mag-i-email o mag-aano na i-refund ko na diba? Po. So second, ang gagawin mo, kailangan niyo intindihin kasi kung nasa dalawa, kung habang nagbabayad pa kayo ng mga investment niyo, depende yan kung nasa developer pa siya or nasa banko na. No, mamaya pag-usapan din dalawa. So pag-usapan muna natin yung sa developer side, no? Mm-hmm. Sa developer side, ang unang gagawin nyo, of course, maghanap ka na ng trabaho. Hindi ka naman naghahanap ng trabaho ng 24 hours, di ba? So, habang naghahanap ka ng trabaho, kailangan mo na intindihan nyo kasi meron tayong tinatawag Bayanihan Act sa Philippines. Ang Bayanihan Act sa Philippines, nag-start yan yung gobyerno, naghihingi siya ng tulong na para hindi masira yung economy natin, pabigyan natin ng 3 months na walang kokolekta. So, yung iba, nakikiusap siya sa mga landlord, huwag ka muna makolekta kasi kawawa naman yung tao. Nakiusap din siya sa mga kumpanya na mga developer na huwag ka muna mag-collect ng monthly amortization or down payment ba yan kasi COVID nga. So, ang Bayanihan Act from the month of March, April, and May, no? Ilan buwan? March, April, and May. No, sinasabi dito na hindi mo kailangan bayaran yung monthly amortization mo o yung down payment mo. So hindi ko talaga siya babayaran, so, kakalimutan. Hindi mo kailangan muna bayaran, pero of course hindi naman yan libre. No? Oo. Ang mangyayari doon, magsa-start ka magbayad ng June ulit, normal, pero yung katapusan ng katapusan ng contract mo, ang katapusan ng contract mo is January 2030. No, 2030, January. So, since 3 months ka hindi nagpagbayad dito, magiging February, March, April 2030 na ang end of contract mo. So, clear short, ba siya? Kung ikaw ay 60 months, dinagdagan ng 3 months. Another 3 months. So, magiging 63 months ka. In a way. No? So, hanggang 63 months. Pero, of course, binayaran mo lang 60 months pa rin kasi hindi ka nagbayad ng 3 months. So, clear ba tayo dyan? No? So, ibig sabihin yan, yung 3 months na yan, no, na-extend. No? So, isa yan. No? Tapos, of course, once nahihirapan ka na, then, you need to connect with the developer. Yes, sinasabi nila dito, communicate. Communicate with your developer. Again, uulitin ko ha. Don't waste time trying to communicate with your seller. Yeah. Kasi your seller is not the right person to answer yung mga question nyo ngayon. Kasi ang makakapag-decide dito, hindi si seller, kung hindi si developer or si banko mamaya. No, si developer ang magde-decide, ang magbibigay ng mga options sa inyo. Yeah. So you will just be wasting time kung idadaan mo pa sa seller, tapos si seller idadaan pa, hindi naman tatanggapin kasi hindi naman siya ang may-ari. So you're just wasting time. Go direct, communicate with the developer. Siguro, ano po, kagaya kanina dito, ang dami ng mga tanong, meron daw may buntis, so walang trabaho, gusto na mag-refund. So, yes. This is a good discussion today that we have. You can share. You can just guide. Pero, you have no power. Yung mga seller have no power to decide para doon sa gustong mag-refund. Final solution. Yung final solution na anong magagawa, anong gagawin ko, wala siyang masasabi si seller. And in the end, hindi naman siya may-ari ng banko. So ito lang siguro ibinibigay namin ngayon are guidelines. Ano bang mga pwedeng gawin ng ating mga investors? Yes. So ano yung mga pwede nilang yun gawin? Na, communicate with the developer. Anong... No, so pag kinocommunicate ko nila yan, sasabihin nyo yung mga sitwasyon nyo. No? And how do you communicate? Normally dati telephone, since ano sila, skeletal pa rin sa Pilipinas, hindi lagi sumasagot ng phone. Hindi ibig sabihin pag hindi sumasagot ng phone, hindi na kayo mako-communicate. Tayo may kailangan sa kanila. Hindi nila dahilan, hindi nila kasalanan bakit hindi kayo nakapabayad ngayon. Nakakapagbayad. So tayo ang naghahabol dapat sa kanila. Yeah, na pa. So email. No, email is it's one of the easiest and the cheapest way of communicating with them. Email nyo sa kanila kung ano yung sitwasyon nyo. Tapos email nyo sa kanila kung ano pwede nyong i-offer, ano pwede nyong gawin. Of course, depende pa rin yan sa developer. Different developers, different
consideration ng time, yung pakikiusap mo, kung ikaw pa yung matapang, forget about tutulungan ka. Pero kung ikaw nakikiusap ka, ganito, then maybe people are people. Kung matapang ka, hindi kita tutulungan. Pero kung mabait ka, i-explain mo lang. Pero of course, don't expect naman lahat ng gusto mo masusunod. So, these are things na pwede mong gawin, no? Rather than giving up, rather than getting angry, this is the things that you need to do. As an investor, you should be able to be proactively weather the storm. So, ang gagawin mo, downgrade, lote, to, kung wala pang lote, pabahay, no? So, kung wala talaga, pinaka-park, kung pwede parking, joke lang, hindi pwede parking kasi kailangan mo ng unit. Ng parking kung wala ang no? unit. So, pinapatawa ko lang kayo kasi nagiging seryoso. I know how you feel. You know, kaya nga, nag-ginawa namin video na to eh. Pa, ang pwede naman yung payment holiday, minsan na baka papayagan tayo. Although wala pa akong nadidinig wala na approve, meron pwede, isa ako na alaman na nag-request, pero pinapag-inday siya ng 5 weeks. So, wala pa akong alam na na-approve na payment holiday. Pwede ka mag-request, 1 month ba? Pwede ba hindi muna ako magbayad ng 1 month, 2 months, or 3 months? Tingnan natin. Ito lang diba, sa... Walang masama. Actually, magandang sample lang kay Ted. Ito lagi yung ganyan eh. Tatry lang niya. Diba? Wala naman masama itry. Try niyo muna lahat bago niyo i-give up. Diyos ko! Pag i-give up nyo to, it's your loss. It's not the company loss. Yes. Magba-back to zero na naman kayo. Eh, magkano bili nyo sa property? Mura lang before. You, diba? You took the right step na eh. Tapos oh, tapos ang dali nyo i-give up. No, tapos, okay? Of course, another way na hindi ko to sure kung kapapayagan nila, kung sobrang dami ang binili mo, nag-over-leverage ka, maybe you can talk to the developer as well. Pwede ba i-consolidate? Kung talaga, no? Lahat to, to the developer, iba pa yung sa banko, ha? Kasi iba yung case sa banko. So, pwede ba i-consolidate, no? Yung dalawa, gagawin kong isa, o yung tatlo, gagawin kong dalawa. Oh, yeah. Mas may chance na maka-request kayo ng mga ganyan, different options to the developer, no? So, find ways. Yeah. Don't give up easily. And you okay, need to communicate then, now. No, wag nyo hintayin na huli pa. Eh, ngayon na, communicate na kayo. Kung nandun na kayo sa sitwasyon na no work, no passive. Make sure that pumasok kayo dyan, meron kayong backup plan. Kasi wala namang business na 100% dire-diretsos may laging may rental or yung inyong business laging maganda. Dapat may backup kayo. In any case, tumating yung moment na like this, kaya nyo pa rin siyang bayaran. Kung wala ba magre-rent, kaya nyong bayaran. So, ingat lang yung over-leverage, diba? Ganyan. So, anyway, yun ang pinapag-usapan natin ngayon is more on how to save your investment. So, yun na nga, in-explain namin sa inyo, talk to the developer. So, when you talk to the developer, may mga different options. Eh, paano naman, Ted, kung sa banko? Maging matyaga, una muna, Terrence, no? Marami kasi ngayon nag-i-email na sana po maintindihan nyo, ang company po ay mga work from home pa rin. Tapos skeletal. May mga company na medyo naapektuhan ng COVID, mas lalo na silang nagbawas ng oras. So don't expect na ang kanilang service is the same nung dating walang pandemic kasi marami po silang challenges na hinaharap sa ngayon. But they are doing and trying their best na masagot kayo. Huwag kayong mag-iba palang sumagot. Try and try. Yeah. Kesa wala kayong proof na humihingi kayo ng tulong. So, clear ba tayo dun, no? So, this is when your account is still in the developer. Pero kung once na take out ka na ng banko, sinong kakausapin mo? Si seller? Si developer? Hindi. Kausapin mo si banko. Kahit kausapin mo si seller, kahit kausapin mo si developer, wala din mangyayari. They are not the right person. Mm-hmm. Kahit kausapin mo kami, we're not wala the right person. Hindi ka, akala so, na iba ka tayo may-ari. Mm-hmm. So, kausapin nyo si banko. Para makakuha kayo kaagad ng response. Yeah. So, sa banko naman, ang maganda naman dito, si banko sumunod din sa developer. Sumunod sa din si Act. Sa gobyerno. Yung Bayanihan Act, meron din sila March, April, May. Pero again, get it from them. Ha? I'm just telling you, pero I'm not saying na ako nagsabi nito. Check with them. Kasi ang May, March, April, May, ang alam ko, ginawa din nilang ganyan. Na may parang may bank holiday kasi wala talagang ano dito. Tapos, i-extend nila yung contract nyo. So, isa yan. Tapos, sa banko naman,
kung kayo ay nasa bank na, no use kayo makipag-usap sa developer ha, kasi wala na po sa kanila. Go straight to the bank at doon kayo makipag-coordinate. As of now, alam namin, kasama talaga sila sa Bayanihan Act. But more than that, iba-iba na yan. Depende na sa depende banko na yan. Sa banko. No? So, kausapin nyo yung banko, again, email them. Tapos, ask for restructure. Di ba? Pwede ba habain? Kasi ang maganda ng banko, pwede sa up to 15 years. So, kung ang loan mo na approve is 10 years, baka pwede mo gawin 15 years. Uh-huh. Tapos, kung baka pwede nyo kausapin, pwede ba mas mababa interest rate na lang? Di ba? Or maybe, try to ask, pwede ba interest na lang muna babayaran ko? Kasi hindi ko kayang bayaran yung principal. So, these are things, hindi ko sinasabi na sasabihin nila oo, pero these are things na na-experience namin together with our family when the Asian crisis hit us na hindi kami liquid. So, ang ginawa ng dad ko, kinausap ng bangko, pwede ba interest na lang babayaran? Wala mo na principal. Yeah, pumayag naman. Pumayag naman yung sum, yung iba, maikpit, yung iba, ririmata, yung mga actually, asset mo. Gagawa mo ng paraan. With the health crisis ngayon, with the COVID, no, 50% na pwede pumasok sa office, tapos maraming restriction. So, hindi ganun kabilis, no? Hindi ganun ka, ano. So, kung meron kayong mga question, chat lang kayo dyan, ha? So, clear ba tayo dun? So, yun lang ba yung what's safe, di ba? Isisave nyo. Yung mga refund, no, automatically kasi nag-iisip kayo mag-refund. No, it's just like any investment, hindi ganun kadali ang refund. No, so if you're trying to give tapos re-refund nyo lang, mas mahirapan kayo. But I think you need, you're just refund if mali yung ginawa mo. Eh, tama yung ginawa mo eh. Nakataon lang na meron crisis which is part of the investment strategy. Sabi ko nga sa inyo, ang investment ay ganito. Pinipare ko yung chart, pinin ko lang. No, hindi ko lang alam kung makikita nyo to. Ito yung chart ng investment. Diba? Ito yung nasa 2000 tapos 2010 2020. Ano yung ibig sabihin niyan? 'Di ba? Ibig sabihin nito, ang investment pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Normal 'tong mga binilugan ko ng mga crisis. Ito yung una. Ito yung Asian crisis which is 2007. Nasa ano 'to? 1997, 1998, wow, 1999. Wow, kararating ko lang ng Italy. Noon, kararating ni Tingnan nyo ha. Ito ha, kararating niya sa Italy crisis. No? Tapos, next naman ang crisis, 2010. 2010-11 to. No? Global financial crisis naman. Yung isa, 1997. 2012! No? 2010, 2011. Yes. Bumalik na tayo dito 2012. Yes, nag-umpisa kami ngayon na mag ano sa 2010, 'di ba? Sa ibang kumpanya. So lahat 'to tapos next is the ito na. Pandemic. Ito 'yung sinasabi ko, financial pandemic, sinabay ko health crisis ng pandemic, 'di ba? So pag tiningnan niyo anything na nasa bababa, ang kasunod naman 'yan pataas. Mm-hmm. Pataas, pataas. Pag tiningnan niyo naman 'yung graph sa baba, panalo pa rin kayo. Mm-hmm. So, this is part of investing. So, when this happens to you, no, wag nyo isipin na yung crisis is wala na, tapos na. Hindi. Crisis is normal in a business, in an investing environment. Kailangan lang prepared ka. So, yun yung sinasabi ko. Don't try to refund. Kasi pag refund mo, kung papayagan ka, hindi ko alam, 'di ba? Tapos kung pirifan mo naman 'yan, back to zero ka. 'Di ba? So there are other things to do. So try mo muna i-save. Huwag kayong mag-give up kasi nakikita ng taas, binigay na kayo ng gracia eh. Baka hindi na kayo bigyan. Giniluwa nyo pa, ginip up nyo pa. Eh di sana ako, pwede din sana ako mag-give up eh, kasi sasabihin ko eh, yung girlfriend ko wala namang ano, nasa Italy, 'di ba? So, oh, so kung ginip up ko yung Tagaytay, baka mamaya wala yung kasunod, wala yung kasunod. Kasi pinakita ko, niluwa ko yung binigay sa akin. So kalma-kalma lang kayo. Kalma lang. Gawa nyo na paraan. Regards to salamat everyone. I miss you. Keep safe sa inyong mga lugar and always pray. Pinagdadasal ko kayo gabi-gabi, walang paltos. Lahat no, na advocates. Share nyo sa kanila ha. Share nyo sa kanila. Kung wala trabaho, maghanap mo na ng trabaho. Pag wala talaga, magkausap yung mga developer, i-save yung account.
Worst comes to worst, i-sell. Hoy, grabe, wag na may downgrade sa memorial plans. Grabe naman. Oo, oh, tagal pa tayo dyan. Okay? Okay, salamat, bye-bye. Salamat, bye-bye. Salamat.